Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat ngayong Biyernes, ika-28 ng buwan ng Mayo, taong 2021. At gaya po ng ating palaging paalala, don't forget to wear your face shield, yung inyong mga mask. At pag kayo po ay nasa labas, huwag niyong kalimutan na mag-observe kayo ng social distance of 2 meters or 6 feet. And palagi kayo mag-ugas ng inyong mga kamay. Pag meron akong, excuse me, pagkakataon na makapunta kayo sa restroom, mag-ugas ko kayo ng kamay. Sabon. At palagi ko kayong pangalagaan po ninyong ating mga katawan sapagkat napakahalaga ho na malusog tayo. Kumain lang ho tayo ng masustansyang pagkain, ano pa, pati ho yung pag-exercise sa umaga, natulog ho kayo ng 8 hours a day, kumain kayo ng prutas, kumuha kayo ng morning sun for your vitamin D. Para ho palagi tayong nasa mabuting kalusugan. Pinag-uusapan nyo kahapon natin yung tungkol sa coronavirus. Alam nyo ba na sabi ng mga kritiko, 5 taon daw bago natin makakuha yung herd immunity kasi ang bagal daw ng ating pagbabakuna. Aba, nag-umpisa tayo mga parang everyday 30,000, naging 40, naging 60, naging 80. Hanggang nung isang linggo, 120,000. Aba, ngayon, ilan na tayo? 132,000 per day na tayo. Mukhang sangayon po kay Secretary Vince Dizon. Ito ang Deputy Chief Implementer ng National Task Force. Most likely, yun din ang sinasabi ni ni Secretary Charlie Calvez. Baka bago mag-December o December, makuha natin ng herd immunity. Baka inoculate tayo ng 70% ng populasyon natin sa NCR. Sa totoo lang, pwede naman ho ito talaga. Yung target, 500,000 a day. gusto nga ng mga kritiko Sabi nila, 100, alam mo yun? Parang 140 yata ang sinasabi nila. Pwede natin lampasan yun. Pero may pasubali nga doon. Every time we say that, mga nakakaalam, ang pasubali doon is kung yung supply ng bakuna patuloy na dumarating gaya ng inaasahan natin. talagang kaya natin. ang kailangan mo lang naman doon, marami magbabakuna. Madali lang naman sigurong mag-training paano magbakuna. Hindi naman kailangan na magmedisina ka para magbakuna ka. Matuto ka magbakuna. Gusto ko nga mag-aral ako na magbakuna para pati ako pwede na magbakuna. Anyway, ang goal po talaga, bago magpasko, abutin natin yung 70%. Kasama na yung Bulacan, Cavite, Rizal, Laguna, Pampanga, Batangas, Cebu, and Davao, maliban pa rin sa Metro Manila. Habang totoo, wala pa tayo dyan sa yung 500,000 na target natin ng bakuna. Pag dumating na talaga yung mga bakuna na ibahagi na natin sa mga local government units, yung mga pribadong sektor, iba yung pang organisyon, nagtutulong-tulong, pagdating ng mga supply ng bakuna, kayang-kaya po natin yan. Alam nyo ang kalakaran ng magtatakda ng tagumpay natin sa goal na makakuha tayo ng herd immunity by inoculating 70% of the population of the places I mentioned. Dyan lang po sa NCR, at plus 8, yung binanggit nating mga probinsya, mag-uumpisa na tayo dun sa A4 vaccination. So, ano ba, may mga priority tayo. Pag yun na
At tapos na natin, doon naman tayo sa A5. Kaya sabi nga ako nung Dr. Guido David ng Okta Research, meron nun siya rekomendasyon na kailangan 7 milyon sa Maynila ang kailangan natin para ma-achieve natin ng herd. Palagay ko kaya natin yon. Ilan na bang nakumbakunahan ngayon? 4 na milyon na, megit. Hindi po ba? So, sa Metro Manila, hindi natin alam kung ilan. Wala pa, wala ang binibigay sa atin ng data sa NCR kung ilan. Ganun pa man, meron po tayong mga bagong vaccination center. Yung binibida natin sa inyo na isang araw, yung 9 Pilipino. Aba, makakadagdag yun dahil tandaan nyo yung 9 Pilipino, nakatengge yan ng matagal. Ito'y ginawang center ng bakuna. It will contribute a lot sa ating pagbabakuna sapagkat mga 10,000 pwedeng bakunahan dyan ng isang araw. Malaki yung lugar eh. Ang talagang kailangan natin, dalawa lang naman ang kailangan mo dyan eh. O tatlo. Number one, yung supply. May bakuna ka. Number two, yung magbabakuna. Number three, yung babakunahan. Eh dun sa number one, so far, marami yung dumarating. Eh, di ba sabi nga ni Secretary Charlie, end of the month, may 20 million tayo. Doon naman sa parting mga magpapabakuna, eh, mukha namang yung dating 75% na ayaw magpabakuna, eh, palagay ko, has considerably reduced, bumaba na ho yun. Yun namang magbabakuna, yung mga vaccinator, palagay ko, eh, kayang-kaya ko i-train yun. Baka naman few hours lang eh. Alam nyo na kung paano magturok nun. Ang kailangan lang natin na alagaan eh yung i-maintain po natin yung temperatura na manatiling efficient, effective yung bakuna natin. Kasi pag hindi mo ma-maintain yung temperature na kailangan, yung lamig, mawawala yung bisa nun, mawawala yung kamandag. Kaya tingnan po natin, sa ngayon kay Secretary Dizon, matay naman daw sa mga matagumpay na karanasan na ginawa sa ibang bansa. Yung mga mas maraming vaccination site, eh, yun ang makakatulong sa pagkuha mo ng goal mo na marami kang mabakunahan. Kasi marami kang ang bakuna, maraming vaccinator. Wala ka naman lugar na babakunahan, di may problema ka rin. So habang inaantay po natin yung pagdating ng mga bakuna, kailangan natin yung mga lugar, kagaya nga ng nayong Pilipino, na makakatulong ng malaki. Sana itong Araneta Coliseum mag-alok gawing bakuna center yung ala. Ayun, malaki yun. Anyway, ito pong mga domestic workers natin, yung pong ating mga kasambahay, may sasama na yun sa listahan ng mga indigent na populasyon para mabakunahan na natin. Eh talaga namang itong unang-una, yung pong mga kasambahay natin, yun ang inuutusan natin eh. Ulo sa bahay, wala akong kasambahay. Kaya kami-kami na lang doon, nagluluto, naghuhugas ng pinggan, namimili, palengke. Pero karamihan, may mga kasambahay. At ito ang lumalabas, ito ang na-expose. Kaya ako, kung ako tatanungin nyo, dapat yun nga kasama yun sa mga frontliners. Dahil marami na akong kwento, mga kaibigan kong namatay, doon galing sa kanila. Galing sa driver, galing sa bahay, galing sa security. Eh, yun ang mga lumalabas eh. Frontliners yun sa domestic mga bahay natin.
Kaya siguro by June, okay na. Masasama na po itong mga kasambahay natin para at ease na po tayo. Pag sila lumalabas, bumabalik, alam natin na ito'y nakakasiguro na hindi ito magdadala ng virus sa atin. Unahin na natin siyang bakunahan. Anyway, yung pong pangulo natin ay nagutos na magbahagi ng mga Pfizer vaccines na donated by COVAX facility dun sa mga mahihirap. Sapagkat itong mga mahihirap natin, ito sa lahat, ito sa sustansya eh. Kailangan unahin talaga natin to eh. Kaya yung mga mahihirap, maganda ho ang kinabukasan darating sa inyo pa sa punto ng bakunahan. Mabuti nga, may dumating na ng Pfizer eh. Okay na tayo. Meron ng Sinovac, may AstraZeneca, may Pfizer pa, may Moderna pang darating. May dumating ng Himalaya. So marami na ho tayong, basta huwag kayong pipili kung ano yung nandyan sa harapan nyo, patrok na kayo. Ito naman mga senadora natin, at mga senadora, hindi ko naman kayo maintindihan. Sabagay, baka sumasakay lang kayo sa mga issue. Hindi sila naniniwala na haabuti natin yung herd immunity by December. Ito mga senador na hindi ko na babanggit yung mga pangalan, baka yun lang naman ang gusto nila. Alam niyo na naman kung sino yung mga binabanggit natin, di ba? Paulit-ulit na yan. Nananawagan sila na madaliin daw natin. Hindi na kailangan kayong manawagan. Talagang minamadali. Si Presidente nga, talagang hot na hot dyan. Kailangan dagdagan niyo pa. Bakuna, bakuna dito, bakuna doon. Yan ang slogan natin. Bakuna! Hindi po ba? Wala nang, hindi na kailangan manawagan itong mga senador na ito. Kung ano pang pinagsasabi nyo. Para lang kayong ilagay sa dyaryo. Kahit ano pang mga extrapolation yung sinasabi. Talagang ang gobyerno, pinag-aralan lahat yan. Nakalatag lahat yan. Hindi nyo na kailangan na kukulitin nyo para tuloy lumalabas na pag nangungulit kayo, parang hindi ginagawa ng pamahalaan yung dapat nilang gawin. Yun ang ayaw natin dun eh. Hindi ba sabi ko po sa inyo? Sa alit na yun ang gagawin nyo, ang panawagan nyo na lang, magpabakuna po tayo. Magsuot tayo ng mask. Magsuot tayo ng face shield. Pag-observe tayo ng social distance, yun ang gusto kong marinig sa inyong mga senador na hanggang ngayon hindi nyo ginagawa. Yung mga sinasabi nyo, mga panukala nyo, hindi na kailangan kasi nga nandun na eh, kasama sa programa yan. At yung mga puna ninyo, mali rin kasi hindi nyo naman pinapakinggan yung mga paliwanag eh. Di ba? Nagre-reklamo kayo, ba't wala pang bakuna? Pinaliwanag na natin, wala pang bakuna kasi nga supply may problema. Bakit hindi kayo bumiling earlier? Bumili nga. Meron na nga. Kaya lang noon, yung mga malalaking bansa, kino-corner nila eh. Hindi lang yan. May mga batas sila din eh sa Amerika, di ba? Hindi mo pwedeng magbenta sila o magbigay nang hindi natatapos sila. Kaya nga, yung ayaw ninyong Sinovac na galing sa China, minimenos nyo, yun nga ang unang dumating, libre pa. At nung bumili tayo, mabuti, nakakuha tayo, yun nga mga pinaturok sa mga katawan nyo eh. Sabi nga ng ibang, kapal lang apog nyo, binanat kayo ng banat Sinovac, yun pala, yun naman pala ang magliligtas sa mga buhay nyo. Galit pa kayo. Ay, naku.
Kaya ayoko na banggitin itong mga senador na ito. Na natutuwa lang sila pag babanggitin ko yung mga pangalan nila. Tama na, kasi yung mga senador na oposisyon, alam niya na kung sino yun. Samantala, teka muna, pahinga muna nga tayo sandali. At itong aking lalamunan, pag hindi tayo umiinom ng salabat, medyo kailangan palagi natin, palagi tayong ayusin. Babalikan po natin ngayon. Samantala, yung pong Metro Manila Mayor's Council, iniimbestigahan yung napabalitang nagbebenta raw ng mga bakuna at nag-aalok pa ng mga vaccination slots. Kumbaga, sabihin nila, meron kaming bakuna rito, bilhin nyo. Pfizer to, Sinovac to, kahit anong inaalok nila. Ang iba naman, hindi pa ba kayo naka-schedule? Sige, schedule namin kayo. Siyempre, may kapalit pera. Ang mahal pa, may 12,000, may 15,000. Yung mga iba naman, hindi ko naman maintindihan. Bakit kailangan pa kayong pumayag doon sa mga alok na yan? Pinipirahan lang kayo. Ba't ba kayo magmamadali? Pag kayo naka-rehistro na, sigurado kayo mababakunahan. At saka naman yung hindi nyo unang-una, hindi nyo alam kung peke yun. Yung inaalok sa yung bakuna. Mamaya, tubig lang pala yun. Nang binabakuna sa inyo. Kaya huwag na ko kayong magpapapaniwala dyan. Sumunod na lang kayo pag kayo naka-rehistro. Maghintay na lang kayo, tatawagan kayo at magpabakuna kayo. Huwag po kayong maniniwala dyan sa mga scoundrel na yan. Tandaan nyo, yung gobyerno merong programa sa pagbabakuna at merong listahan priority. Kung kayo'y nandun sa listahan ng mga uunahin, talagang uunahin kayo. Yung mga wala namang sakit, kayo ang susunod. Sumunod na lang po tayo. Basta huwag po kayong mapagpapaniwala dyan sa mga kalukuhan na yan. Kaya si Mayor Mencia Abalos, sabi niya, nako, kayo maniniwala dyan sa mga bakuna slot, scam yan. Kasi, alam nyo, naranasan ko ito si Mayor Mencia Abalos. Meron tayong mga kaibigan. Nasa priority sila. Nasa priority na nga. Meron pa mga sakit. Nakarehistro naman sila. Kaya lang, hindi rin sila natatawangan. Siguro, kumisan ako kasi, kahit nasa listahan kayo, sa dami rin eh. Talagang matagal. Pero nung ni-refer naman natin kay Mayor Mencia Abalos, tinignan yung listahan. Talaga namang nandun nga sila. Siguro nagkaroon lang ng hitch na hindi sila natawag. So, pinatawag kagad sila. Nabakunahan. Kahit na na-delay. Kaya sabi niya, huwag kayong maniniwala dyan. Ginagamit ang pangalan ko, ginagamit yung kung sino-sino na malapit dito sa akin. Kesyo 15,000 para sa Pfizer. Kasi nung huling balita ko ng huling bakunahan dyan sa Mandaluyong, Pfizer ang ginamit nila. Pati nga sa Pasig, katunayan, yung anak kong abogado si Paolo, Pfizer din ang naiturok sa kanya. Siya lang ang may Pfizer sa pamilya. Kasi kami, iba-iba.
Sinovac, Sinopharm, may AstraZeneca pa yata. Kaya yung po kasing Pfizer, masyadong bumilib, maraming bumilib dyan sa Pfizer eh. Naghihintay sila ng Pfizer. Kaya nung nalaman Pfizer, naku, takbuhan doon. O hindi ba kaya nga nagkaroon tuloy ng panganib na naman na magkaawaan? Basta tandaan nyo, huwag naman kayo magpapapaniwala kasi para pareho yung bakuna. They're all the same. They're all effective. Ililigtas kayo sa tiyak na kamatayan. Ililigtas kayo sa tiyak na pag-hospital. Mild lang ang tatama sa inyo pag kayo'y nabakunahan. Tsaka tandaan nyo, libre ang bakuna. Libre. Nangutang ho ang gobyerno. Pinayaran ang gobyerno. Yung mga bakunang yan, para lahat tayo ay mabakunahan. At saka, alam nyo, si Mayor Menchi, maano ho ito ha, stricto sa mga protocols ng social distancing. Pareho rin ni Mayor Belmonte. Katunayan, lahat ng mayors ngayon talagang, lahat sila, they make sure na yung vaccination center nila eh nasa maayos na kalagayan para walang hawaan kana. Punta naman po natin yung ibang, oh by the way, yung pong mga meron ng pinaghihinalaan eh, kaya yung PNP, sabi ni General Elizar, may na-identify na sila na isa sa mga involved. Kaya pinapa-imbestigan ito. Eh, maaari bang hindi mahuli yan? Madali lang na mahulihin yan eh. Pag may lumapit sa inyo, alam nyo ang gawin nyo? Tawagan nyo NBI. O kaya tawagan nyo ako. O kahit na sinong nasa gobyerno, tawagan nyo. Sumbong nyo. Pagkatapos eh, entrap natin. Hulihin natin. Kunyari, mag-cooperate kayo na magbibigay kayo ng pera para matigil na yan. Alam nyo, talagang maraming mga scoundrels dito sa atin eh. Yung they take advantage. Bentaha eh. Mapagkakapirahan eh. Marami namang gullible sa atin. Naniniwala naman tayo. Kaya, maging maingat po kayo. Anyway, puntahan pa natin yung mga ibang paksain. Ang iba naman sinasabi, na baka naman yung, ang iba, totoong nanluloko. Ang iba naman, baka naman nagkakalat lang na may nanluloko para sirahan ng gobyerno. Oh, sari-sari ho yan. Para pareho lang yan. They're all the same. Whether it's really happening as a scam, or ito'y ginagamit laban sa gobyerno, eh, either or, hindi maganda. Pareho masama. Kaya dapat na itigil natin. Alam niyo ba yung Metro Rail Transit Line? Kung hindi niyo pa alam, mayroong upgrading na ginawa sa 71 signal lights sa 11 istasyon. At pinoso ito nila sa Facebook. Ito raw ay bahagi ng kanilang komprehensibang rehabilitasyon na ginagawa ng kontraktor na Sumitomo MHITSP para ma-improve yung rail line natin, yung ligtas ba tayo para mas maliwanag yung mga lights. At naikabit na raw po yung kabuuang 71 na bagong signal lights sa buong linya na ginagamit upang magbigay hudyat sa mga train drivers kung pahihintuin o paandarin muna ang train sa main line. Particular daw po yung 9 na signal lights dyan sa North Avenue Station. Yung 4 naman sa Quezon Avenue Station, 5 dyan sa GMA Kamuning Station, at 5 sa Cubao Station. Meron din dyan sa Santolan, 6. 5 sa Ortigas, 6 sa Show, 4 sa Boni Avenue, 5 sa Guadalupe, 4 sa Ayala, at Magallanes, at 9 dyan sa Top Avenue. Lahat po yan, naayos na. At sa Lunes,
Dalawa pa pong motor light rail vehicles ang nakumpleto. At na-overhaul ito, general overhaul. So meron tayong maraming bagong overhaul na light rail vehicles dyan sa MRT3 hanggang sa 18. At ito pong mga bagong overhauled LRBs na ito. Gagamitin ito para madagdagan yung 21 operational na CKD trains at 1 Dalian train. Pinag-uusapan yung mga ginagawang rehabilitasyon, repair, overhaul. Alam nyo ba dyan sa Cebu? Yung pong toll bridge dyan, 70% na hong kumpleto. Sabi ho ng engineering and procurement construction works group, eh yung po daw 8.5 kilometers Cebu-Cordoba Link Expressway, eh halos tapos na. At ito daw ay maaaring matapos by the end ngayong taon na ito, 2021. At bubuksan na ito sa motorista sa Enero, Pebrero, Marso ng susunod na taon. First quarter of 2002. Ito daw pong ginagawa nila doon. Ito ay completion ng pagcasting ng 446 Nebraska University girders na required po yun para dun sa kabuuan ng stress ng CCLEX. At dito pong girders na ito, na unang nilikas sa Pilipinas, ito ay nagsisilbi na pinaka-suporta, structural suporta sa kalsada. At itong girders, eh, in-install na ginagamit yung mobile launching gantry ng Cebu South Coastal Road on the ramp and off-ramp sections ng CCLEX. Kasama na po yung Cebu Viaduct, Cordova Viaduct, and low-lying bridges on the causeway. Para naman doon sa main bridge, yung construction ng bridge deck, pati na yung paglalagay ng steel cables, eh patuloy pa rin. At 152 meters ang nananatili bago yung main span ay ma-connecta doon sa 36 out of 56 cables na ngayon ay naikabit na. At halos kumpleto na rin daw yung 4 low-lying bridges na magsisilbing access naman sa Cordova fishermen doon sa kanilang fishing ground. And almost completed in time for the commemoration ng 500 years ng Christianity sa Pilipinas, eh yung pong 40 meter tall crosses pati yung light fixture on top ng dalawang CCLEX pylons spanning the Mactan Channel. Oh, eh, madali sabi, lahat yung yan dyan sa Cebu, marami yung ginawa na makakabuti dun sa lugar na yon, makakabuti sa motorista, makakabuti sa lahat ng mga tao ron. Siyempre, pag maayos lahat yung mga infrastruktura mo, yung investment papasok. Teka muna, ma. Tayo ho ay magpapahinga muna ng ilang sandali. Babalikan po natin ngayon. Yung pong narinig nyo naman yung Biliran Bridge, yung lumang Biliran Bridge. Alam nyo ba, nasabi ng DPWH, eh, ilang taon na ba itong Biliran Bridge? 45 years old na ito.
tanda na, no? Halos kasing tanda ng komunistang grupo. 52 years, 45, 7 years lang pagitan. Ito kasi sa Biliran. Itong Biliran Bridge, ito ang nagsilbing napakalagang koneksyon o link sa probinsya ng Leyte. At magkakaroon nun ng restoration works. Ibig sabihin, iaayos po ito. Siyempre, dahil luma na eh. Baka bumigay pa ito. Di, lalagyan mo ngayon ng mga strengthening structures. Sabi ni Secretary Mark Villar, yun daw 150 meter Biliran Bridge. Eh, mukhang hindi na kayang saluhin, padaanin yung malalaki, mabibigat na mga behikulo, mga cargo container dahil sa kanyang pangkasalukuyang kondisyon. Ibig sabihin, eh matagal na ang 45 years, biro mo yung 4-5 taon na ginagamit ang isang tulay. Kahit na ito simento at mga bakal, eh siyempre, nagdi-deteriorate din. So kailangan papalakasin natin. At katunayan, meron nung naka-allocate ng budget dito, 50 million pesos. Malaki yan, no? 50 milyones na pesos. At yung restoration works, eh, kasama ho rito yung ayusin yung bearings ng bridge, ayusin yung bridge deck, papalitan yung mga bolts, yung mga nagra-rusting, di ba? Kung baga, kalawang, tatanggalin mo yung mga kalawang, pipinturahan mo, tapos may retrofitting ka pang tinatawag sa bridge girder, gagamit ka ng carbon fiber plate, pati yung construction ng isang opisina ron, field office, para merong maintenance crew sa ilalim ng tulay. At maliban pa po dun sa papanatili nating ligtas at kumbinyente sa mga nagbabiyahe at mga residente ron, eh, pinapanatili pa rin natin yung makasaysayang kahulugan nitong bridge na ito. Eh, bilhin niyo, 45 years nga naman eh. Mga historic, kumbaga. Ito yung inaugurated noong 1976 pa. At ito lamang ang tulay dyan po sa probinsya. At ito lamang ang daan papunta sa Leyte. Kaya talagang historic. Samantala, ito pong SSS. Sinasabi po ng kanyang presidente, Chief Executive Officer, na si Aurora Ignacio. Aba, 3.58 billion pesos, 263,589 na mula noong 2016 ang nabigyan. 3.79 billion, 270,358 members naman noong 2017. At noong 2018, 3.91 billion naman ang naibigay sa 175,024 members. At nung nakaraang taon, 2 years ago, 4.23 billion pesos in 2019 at naibigay naman ito sa 186,730 members. Ang sabi po ni Presidente Aurora Ignacio ng SSS, yun daw po 27% ang pagbagsak sa funeral benefit disbursement eh dahil po sa pambansang pagpapatupad ng community quarantine mula noong Marso 2020 na pinagbawal yung paggalaw ng mga miyembro sa yun po, yung mga empleyado ng SSS sa iba't ibang sangay ng government offices kasama na yung SSS o kaya medyo bumaba yung disbursement doon sa burial benefits. Pero since daw yung karoon tayo ng global pandemic, meron na daw siyang pinatutupad ng mga precautionary measures sa kanilang mga sangay. Siyempre,
ano ba yung isa lang naman precautionary measures, yun daw pagsusot ng face mask, face shields, yung pag accomplish mo ng health declaration slip, yung pag papanatili mo ng distansya, social distancing. Pero meron daw silang mga bagong pinatutupad na mga reglamento patakaran. Ano ba yon? Yung coding scheme po nila at submission, yung pagbibigay mo ng benefit application sa pamamagitan ng drop-back system. Madalit sabi, hindi na face-to-face. Wala na nga sigaso sa yung tao, babagsak mo lang, ilalagay, drop mo na lang sa back system. O, di wala ka nga namang contact. Hindi ka na nakaharap. Hindi na kayo magkakaawaan. At bilang pagtupad sa Civil Service Commission ng guidelines, mga 50 hanggang 70% lamang po na manggagawa nila ang pinadala nila sa kani-kanila mga opisina. Ang iba naman, yung mga 30% or more, merong alternatibong work arrangements. Yung madali sabi, yung pwedeng gawin sa bahay niya na gawin. Para mapangalagaan naman yung mga empleyado ng SSS at yung mga kliyente rin, yung pupunta ron sa pagkahawa sa virus. At saka yung din yung karamihan sa mga miyembro ng SSS, medyo inantala na rin nila yung mga personal na mga bisita nila sa mga sangay kasi baka mahawaan din sila eh. So, kaya nga pwede na lahat yung sa telepono muna tayo. Pwede nang pwede mo nang iutos. Ang iba naman, nag-aantay din sa mga iba pang supporting documents bago nila ma-submit. Kaya, yun ang mga nagiging dahilan kung bakit mabagal din yung paglabas ng mga benefits sa funeral, paglilibing, pag may namatay kayong miyembro. Kasi, pag SSS member kayo, meron kayong funeral benefit. Ito ay cash grant na binibigay para dun sa mga gastos ninyo sa burol, pagbili ng kabaong, pagpapalibing ng isang miyembro ng SSS. At ito po ay humigit kumulang, tumatakbo ito sa 20,000 piso maximum of 40,000. Depende na dun sa kontribusyon na binibigay ninyo. At nagpapaalala po si Presidente Ignacio doon sa mga miyembrong claimants na pwede nilang isumite yung kanilang funeral benefit claim application online. O yan, maganda ito, online. Lalagay nyo lang mymy.sss. O yun, dali lang naman, no? mysss. Ulitin natin ang capital M, small letter Y, dot, period. Tapos, capital S, period. O yun, mysss, my.sss. At sabi po ni Presidente Ignacio, mahalaga din na meron silang tinatawag na Unified Multi-Purpose ID o isang SSS digitized ID at isang Enrolled Disbursement Account sa ilalim ng Disbursement Account Enrollment Module. Para hindi na kailangan ng checklist payment na ito ng cash benefits. Kung baga, doon na lang ipadadala, i-withdraw mo na lang. Pag itong UMID card nyo, enroll sa ATM, o hindi, ikikredit na lang. Di ba? Kung hindi naman, itong mga member claimants, pwede kayong pumili na yung preferred disbursement account sa alinmang payment channels. O kaya naman sa bank account in any person net participating banks. O kaya e-wallets, kagaya ng PayMaya, Union Bank of the Philippines. Quick card, electronic wallet, pati yung gaya ng PayMaya. Pick-up arrangement, o pwede rin pick-up. With remittance transfer companies, cash payout outlets such as M. Louvillier. Ito yung mga requirements ha, para alam nyo. Yung magsasumite ng application online.
ilalag nyo po yung my.sss.webaccounts. Tapos, dumiretso kayo sa e-services tab and select. Piliin daw nyo yung submit funeral claim application. Ang suggestion natin sa SSS, paano kung hindi marunong magbasa ng English? Lagyan nyo rin ng Tagalog equivalent yung submit funeral claim application. At yun daw yung i-encode. Teka, masyado hindi nagmamadali ka. I-encode daw nyo yung mga required na impormasyon. Tapos i-click nyo rin, proceed for SSS validation of provided information and confirmation of eligibility to funeral benefit. Yun daw pong civil status kung kayo'y may asawa ng membro, yung relasyon nyo dun sa namatay, yung disbursement account. Yun, kailangan, ilagay nyo rin yun, no? Ano pa? Yun namang hindi membro ng SSS. At yung mga SSS na walang UMID or SSS Digitized ID, kailangan magsumiti kayo ng application. Kailangan accomplish ninyo. Kumbaga, pilapan nyo yung mga nakalagay doon na blanco. Kasama na yung nabanggit natin yung mga supporting documents. Plus, yung pong larawan o photocopy ng dalawa ninyong ID dyan sa pinakamalapit na SSS branch sa pamamagitan ng Dropbox system. Doon nyo ibabagsak. Yun ang kagandahan ng ano, yung isang ID lang, yung Philippine ID system na binabanggit natin sa isang araw. Hindi mo na kailangan yan, mga dalawang ID, tatlong ID. Isa lang, pakita mo. Okay, darating mo tayo. Samantala, nako, kagabi, tayo'y naimbitahan dyan sa anong tawag na programa ito? After the Fact ni Christian Siguera. At hindi naman debate, kumbaga naka-discuss natin. Yung abogado naman ng dyan sa UP, si Ani Batong Bakal. Ani Batong Bakal, naalala ko yung kantang Ani Batong Bakal na sa Dikso. Si Jay. Ito, kritiko ito ni Presidente Duterte. So, nagpalitan kami ng mga kuro-kuro. Kaya lang, talaga itong ABS-CBN, ako, Chairman. Chairman Mark, alam mo yung mga reporters mo dyan. Talagang galit sa administrasyon. Yung mga sinabi ko doon, kagabi, nabasa ko sa online. Panelo confuses China Sea with West Philippine Sea. Talagang kayo, ano? May pinakita ko kasi akong larawan na binigay sa atin ni Security Advisor Yunis Peron. Kasi pinag-discuss namin bago nung kami pumuntang Dumaguete. Pinakita ko sa akin, meron siyang larawan. Sayang. One time, papakita natin. Yung West Philippine Sea, kasi ang West Philippine Sea, doon sa dagat, yung 200 nautical miles, yun ang West Philippine Sea, yun ang atin. Yung South China Sea, syempre mas malapad ho yun, malawak. Yun ang kiniklaim ng China. Yung para sa China, yung South China Sea, kasama yung atin, yung West Philippine Sea. O ngayon, pinag-uusapan namin, parang pinalalabas nila nung sinabi kong West Philippine Sea, para sa kanila, para doon sa reporter, ang tinutukoy ko na yung buong China Sea. Talaga naman, pinakita ko na nga yung larawan . Ang sinasabi ko kasi, kahit na doon sa West Philippine Sea, alam nyo ba, na atin yun, di ba? Atin yun . Atin yun. Meron tayong sovereign rights doon. Meron pang mga claimants doon. Merong Vietnam, may Malaysia, may Brunei, meron China. Oo, yun ang sinasabi natin na kahit na doon sa loob ng, pati nga doon sa exclusive economic zone natin, meron pang
nakakapasok na banyaga eh. Be, talaga itong report ng ABS-CBN eh, sinisiraan tayo eh. Pero eh, sanay na naman tayo doon. Pero ang pinakapuntuhan natin kahapon, kasi pinagpipilitan noon nila itong mga kritiko. Kasama na ako dyan si yung brand natin si ex-Justice Carbio. Ito nga si Attorney Ani Batong Bakal. Jay Batong Bakal. Pinagpipilitan nila na hindi daw tayo nag-a-assert ng sovereignty natin dyan sa West Philippine Sea. Eh, paulit-ulit naman na sinasabi na hindi nag-a-assert. Pag pumapasok dyan yung mga China, mga barko, mga boat nila, ang ginagawa nga ng Secretary Teddy Buloxin, panay protesta nga, protesta, protesta. Ano pa bang gusto niyong assertion na tinatawag? Hindi rin tayo sumusunod. Pag tayo, huwag kayong pumasok dito. Pag tinatanong yung mga boats natin, nandun yung Coast Guard ng China, huwag kayong pumasok dito, kayong dumaan dito, amin to. Oh, hindi, tumutuloy din tayo eh. May mga Coast Guard din tayo doon. Eh sabi, ito kasi sabi naman nila, eh bakit yung iba ang sinasabi ng Secretary Delphine, Secretary Teddy Boy? Sabi ko kayo lang nagsasabi noon. Yung sinasabi nila, yun din ang posisyon ni Presidente. Hindi porket kaibigan ni Presidente si President Xi at sinasabi niya may utang na loob siya o tayo, ibig sabihin, eh, iba na ang posisyon niya doon sa dalawa. Ay, alter ego nga yun eh. Kaya pag ginawa ng mga cabinet members yung isang posisyon at hindi pina walang halaga o in-overturn, binaliktad ni Presidente, yun ang posisyon ng Presidente. Ang sinasabi ho natin, hindi nga maipatupad. Kasi nga, wala tayong kakayahan na ipatupad. Kulang ang mali tayong bansa, kulang ang mga armas natin, kulang ang mga barko natin. Hindi na ayaw rin ipatupad ng Amerikano. O hindi ba, nung nagkaroon nga ng face-off, eh, nagbo-broker-broker pa sila, ayaw nilang magkagulo. Hindi rin pwede ipatupad ng United Nations. Wala naman kasi sarili enforcing force ito o walang army. Kaya nga sabi natin, matalino nga yung estilo ni Presidente. O sige, mag-usap na lang tayo, bilateral tayo, mag-discuss tayo dyan, diplomatic channel. Yun nga ang ginagawa ho natin eh. Bukas naman ang China doon, kipag-usap tayo. Ang gusto naman nito mga kritiko, de, multilateral tayo para makatulong yung mga ibang claimants. Kaya ng Vietnam, Malaysia, Indonesia, eh ang problema dun sa multilateral. Eh claimants din nga sila eh. Ayaw din silang pumayag. Amin yan. Di magulo, lalong magulo. Gaaway-away. Eh, tama na muna isa-isa. O, dito tayo mag-usap. Meanwhile, habang samantala, habang hindi tayo nagkakasundo dyan sa teritoryo ng disputed areas na yan, sabi ko kagabi, tama yung ginagawa ng Presidente. Magkasundo muna tayo sa ibang mga bagay-bagay na maaari tayong magkasundo. Ano yon? O halimbawa, magbahagihan mo tayo ng mga impormasyon tungkol sa mga droga, illegal na droga. Kasi marami nang gagaling sa China eh. O di ba, malalaman natin. Mabibigyan tayo ng, abangan nyo, meron darating dyan. Mga droga. O, ano pa? Merong impormasyon sila sa pirata. Ay, di ba? May mga pirata pa dyan sa malapit sa atin. Ano pa? Pagdating sa mga impormasyon sa mga terorista, baka sasalakay natin, hindi pa natin alam. Ano pa? Yun yung pagpapautang, pwede natin pag-usapan nyo. Pautangin nyo kami, marami kayong pera. Ano pa? Yung teknolohiya ninyo, magagaling kayong gumawa ng mga structure dyan. Meron kaming build. Baka gusto nyo magbigay kayo ng mga technocrats dito. O kaya naman, turuan nyo yung aming mga technocrats para ma-adapt yung mga kagalingan nyo dyan. O magpalitan tayo ng mga magagaling na estudyante natin dyan. Cultural exchange.
ano pa? Oh, pag-usapan natin yung trade natin. Kailangan niyo yung mga saging namin. Kailangan din namin kung ano-ano, may isda. Kailangan namin ng bigas, whatever. Madalit sabi, yun nga ang maganda. Ito naman mga kritiko. Pinagpipilitan nila, hindi, girahin natin yan. Ibig sabihin ng girahin, lusubin natin, makipag-away tayo. Hindi nga. Kasi, talagang magkikipag-away sila. Ano makukuha natin sa pag-aaway? Eh, wala namang makukuha sa pag-aaway. Mamaya, sumiklab pa yung digmaang nuclear dyan. Di ba? Kaya tama ho ito. Sabi nga ni Johnny Ponce Rile, magpalakas muna tayo. Wala tayong kakayanan labanan sila eh. Oh, bumili tayo ng maraming barko panglaban. Bumili tayo ng Coast Guard boats panglaban. Para paramihan dyan sa ano. Alam nyo na alam nyo, hanggang ngayon, ang umiiral ay yung prinsipyong might is right. Yung malakas, siya ang nananalo. Siya ang merong karapatan. Di ba? Kasi malakas sila eh. Eh pero kung halimbawa, meron silang 200 Coast Guard, meron din tayong 200, o, di ba? O, di, stalemate tayo. Mahirapan din sila. Pero ngayon, wala ho tayo eh. Sabi ni Secretary Delpin, lilima lang yung Coast Guard boats natin eh. Oh. Meron pa tayong iba, pero kayo talaga, hindi ko maintindihan sa inyo. Meron tayo ngayong bilateral dialogue. Eh, doon muna natin pag-usapan. Malay nyo, baka dahil sa pagiging magkaibigan natin ng dalawa, eh finally, ma-realize nila, nako, eh, bigay na nga natin yan. Huwag na tayong makialam yan at baka lang napapaaway lang tayo. Marami naman tayong lugar dito. O, saka unang-una, eh, talaga naman sa kanila yan. Kahit na sinasabi nating atin. Kasi yung UNCLOS, yung International Law on the Conduct ng mga bansa dyan sa dagat, eh, sinasabi, na atin yun. Maganda, mas may arbitral ruling pa na lalong atin. Madalit sabi, baka naman sa katagalan ng panahon, hindi na tayo kailangang magbabag, mag-away. Hindi po ba? Ay, naku. Ilang minuto pa ba? Parang uhaw na ako sa salamat. 6 minutes. Oh, babalikan po natin ngayon. Meron pa tayong 6 minuto. Sinasabi ni kaibigan BP Lenny, sabi niya, kailangan meron tayong iisa lamang na kandidato laban dyan sa mga kandidatong pipiliin ni Presidente sa 2022. Alam niyo ba kung bakit? Sabi niya, popular pa itong Presidente ito. Popular pa, kaya kailangan talaga nagkakaisa tayo. Hindi malaman kung tatakbo siya o hindi. Sabi nung rebuilding senador, na useless na naging senador, pagkatapos na bihis ang pakainin dyan sa PMA, ang unang ginawa, nagkudita, lumakarinig na isang putok, nagtatakbo, sumuko, nakulong. Eh, alam mo naman ang mga, ano, ang mga Pilipino. Naawa sa kanya nung kumandidato ng senador, kaya nakakulong. Bae, tanalo. At ginamit naman yung plataforma para siraan ang gobyerno. Anyway, sabi ho ni
Ate Bipilene, kailangan daw common candidate. Lahat ng mga posisyon, magkaisa. Kasi nga, itong presidente ito, napaka-popular pa. Mahihirapan. Ayun nga ang problema. Ang hindi ko naman maintindihan na Bipilene, kinikilala mong popular ang presidente, pero hindi mo ma-realize. Hindi ka mulat sa katotohanan kung bakit siya popular. At kung bakit yung kanyang anak na si Mayor Sara ng Davao ay palagi nangunguna sa survey at ikaw ay nasa hulihan, kulelat, kumbaga. Kaya dapat pag-aralan ng mga nasa oposisyon, mga kritiko, bakit popular itong presidente ito? Itinapon nyo na yata lahat ng basura sa kanya. Tinawag nyo siyang mamamatay tao. Tinawag nyo siyang bastos. Tinawag nyo siyang pati Diyos minumura. Tinawag nyo siyang corrupt, magnanakaw. Lahat na yata Pero, si presidente nananatiling popular. Hindi ba nung muling survey ng mga ilang buwan na nakakaraan? Isang taon ba na nakakaraan? 91%. Kaya sabi nga ng isang BBC commentator, your president, sabi niya kay Maria has a stratospheric rating that only other leaders of a state can dream. O, meron niya yun. Yun daw ang rating ni Presidente Duterte na 91% ay lumampas na sa bubong. At yun daw pong kanyang rating, makakamit lang yun, makukuha ng mga ibang presidente ng bansa, mga heads of state, sa pamamagitan lamang ng pangarap, hanggang pangarap lang sila. Pero itong taong ito, talagang nakuha. Kaya sabi niya kay Maria Ressa, paano mo ako mapapaniwala na isang sambay na niya dyan ayaw sa kanya? Gaya ng nilalarawan mo. Yan ang ibig kong sabihin. Since kinikilala niyong popular si presidente, dapat alamin niyo kung bakit popular. Popular kasi mulat sa pool nung siya maging presidente, inilatag niya yung programa ng pagtutupad ng kanyang tungkulin na pagbibigay ng proteksyon sa bayan, sa sambayanan, pagsisilbi. Kaya po lahat ng mga programa niya batay po doon sa pagsisilbi at pagbibigay ng proteksyon. Wala ko siyang pakialam kahit mamurahin niyo siya. Basta ito, gusto ko, walang korupsyon. Gusto ko, walang drogang ilegal. Gusto ko, walang teroristang papasok dito na hindi natin masisira. Walang komunistang rebelde na mananatili dyan. Ayaw ko yan. Gusto ko yung mga mahihirap, bigyan natin ng ayuda. Yung mga walang lupa, bigyan ng lupa. Yung mga mangingisda, magsasaka, bigyan ng ayuda. O kaya nga, hindi ba balaging binabahagi natin dito? Yung Departamento ng Agraria, mga lupa ang binibigay. Si Secretary Castrociones, 300,000 na yata ang hektarya na ipamigay. Dito lang sa administrasyon na yan. Yung mga magsasaka, binigyan din ng lupa. Lalo na yung mga nag-graduate, di ba? Meron silang project. Yung programa itong Secretary Dar. Pag nag-graduate ka, meron kang 5 hectares. Pag yung graduate ka sa tungkol sa paglupa, tungkol sa mga agrikulturang pag-produce, o yun. Madalit sabi, pati nga yun, ano bang tawag nyo dun sa ayuda, Bayanihan 1, Bayanihan 2, katakot-takot, bilyon-bilyon ang kinalat ng mga ayuda. Lahat pong yan, ang nakinabang yan ang sambay ng Pilipino. Kaya siya popular hanggang ngayon. Kasi, kaya nga ibig manatili ho yung Duterte. Kaya nga, di ba, nilunsan natin Duterte-Duterte. Para magkaroon ng continuity, pagpapatuloy ng mga magagandang programa ni Presidente. Iyan ang kilalanin nyo. Popular, tama ka dyan, popular kasi nga ginawa niya ang dapat niyang gawin at lumampas pa siya dun sa mga hindi nagawa ng mga nakaraang Presidente. Pero inaabot na ho tayo ng oras.
Pansamantala, ako po ang inyong lingkod, Salvador Panalo, nagpapaalam hanggang bukas na muli. Mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At nakikiusap po sa inyo, magsuot kayo ng inyong mga face mask. Ayun. Doble po yan, ha? O, kita niyo yung aking face mask, oh. Maganda. Binigay na isang kaibigan natin. Pinamimigay din natin doon sa mga para doble-doble na mga face mask nila. Huwag niyo rin nung kalimutan, ha? Pag kayo nasa labas na, ba? Wash your hands. Observe safe distance of 2 meters or 6 feet. At higit sa lahat, maghugas kayo ng kamay with soap and water. At huwag niyong kakalimutan, alagaan niyo po yung inyong katawan. Naku, huwag niyong kalimutan yung constitution ninyo, yung body ninyo. Yun ang pinakamalaga. Yung shell ng mga kaluluwa ninyo. Gawin nating malusog po ito. Kumain tayo ng gulay, ng prutas, uminom ng maraming tubig, mag-exercise sa umaga, matulog ng 8 oras sa gabi. At sigurado, pati yung morning sun, huwag niyong kalimutan. Lalakas po tayo. Wala yung coronavirus na yan. At pag kayo po ay nagising na sa umaga, matapos yung mahimbing tulog, masarap na tulog, magdasal po tayo. Manalangin at magpasalamat sa dakilang Diyos na lumikha sa ating lahat. Salamat sa buhay na binigay po ninyo, sa mga pagkain na nilalatag nyo sa mesa namin, sa biyayang binibigay nyo, sa inyo pong pag-akay sa amin sa tamang landas. At kami po ay nakikiusap din sa inyo, pangalagaan nyo po yung aming Pangulo. Ay, palagi na ako namin pinagdarasal sa inyo para ipagpatuloy niya ang kanyang mabuting gawain dito sa ating bansa. Tsaka bigyan nyo pa kami ng dagdag na talino at ng malikhaing isip para sirain na namin ang tuluyan itong coronavirus. Ako po ay nagsasabi sa inyong lahat, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo and I love you all. Kayong mga kababayan, maswerte kayo si Panilo, magamit ninyo ang utak ni Panilo. Sayang. Gamitin natin. Make him whatever in the future. Marunong.